as you come now. The smell. I'm torturing the people here! Pag dito tayo nagsushoot, marami kang maririnig na kung ano-ano, may manok, may pig, kapitbahay, may fisherman. Hello everybody! Welcome back to my YouTube channel. Today is a special episode because I'm shooting from the River Garden. The River Garden, as you all know, is our rest house in Bulacan, which is soon to open for everybody for private rentals. But why am I here today and why am I shooting under a santol tree? Kasi magluluto tayo ng Filipino dish. Kung maririnig nyo, meron pong dumadaan na bangka. So pag may naririnig kayong mga ganyan, merong mga fishermen. Pwede kaming bumili ng isda from here. So today, I'm shooting from here kasi one of the most highly requested sa aking mga comments is a Filipino dish. And of course, pag sinabi mo yung Filipino dish, it is adobo. Ano ba ang adobo sa household namin? Napakasimple. Kaya parang I was so hesitant to share kasi parang it's different. Hindi siya katulad ng mga adobo na usual. And I thought napakadali, baka hindi ko interested. But anyway, I would like to share it all with you today. So join me as I make our version of adobo. Okay, we will begin with the ingredients. When we make adobo at home, it's liempo. Itong liempo na to, I'm gonna show you that. So we need liempo. Dahil nandito kami, maraming tao ngayon, I'm really cooking 2 kilos. But I'm going to show you how to cook 1 kilo. For every kilo of pork liempo, para sa adobo, kailangan natin ng 20 pieces of calamansi. Okay, so the difference of our adobo at home is instead of adobo na may suka, kami calamansi. So for every kilo of pork liempo, we are going to use 20 pieces of calamansi. Lots of garlic and of course toyo. Pamintang cracked and a little bit of rock salt. So yun yung mga tansya-tansya lang naman, okay? Ang kaibahan ng aming liempo, my hands are already clean, is we cut it into small parts. Pasyang ganyan, ganyan ang gusto namin cut. Kasi hindi, it doesn't take time na palambutin na siya. Okay, so I'm just gonna show you how we cut. Nakat ko na yung iba dyan. Now, kung may buto, tatanggalin mo yung buto. This is how I do it. Alam mo, ang adobo, ang pinakamaraming version sa Filipino household. I have yet to go to a house na wala silang sariling version. Some of my kids, like Julia, that's chicken adobo only. For me, I like pork adobo and I want yung akin tostado. Okay, so we're going to do this simple version. So like what I said, for 1 kilo of pork, 20 pieces of calamansi. Kung gusto nyo mas maasim, dagdagan nyo. But for me, this is the perfect timpla. Pag dito tayo nagsushoot, marami kang maririnig na kung ano-ano, may manok, may pig, kapitbahay, may fisherman, motor. But that's what I love about this place. People like different versions of adobo. So yung ibang tao, gusto nila yung maraming suka. Iba meron yun, yung adobong puti, ay masarap rin yun. And then, I also know someone who likes chicken pork adobo with atay. Ay, ang sarap rin nun. Yung iba gusto nila masabaw and very garlicky. That's Julia nga and it's chicken. Ako, I like pork and I like it cut this way kasi ayoko talaga yung adobo na malaki yung putol tapos ang tigas. Pag hindi na palambot ng maayos, hindi masarap. And I find na itong klase ng adobo na hindi suka, kinakain ni Erich. Gusto niya. Gusto ni Erich to. Kasi pag prinito mo na talaga siya, yung malayong suka, tapos hindi siya masyadong matubig. So pag frinay mo, para ka lang nag-fried liempo. Okay, so naubos ko na ang 20 pieces ng calamansi. And then now, I'm going to put toyo. Okay, not so much toyo. Basta lang mag-brown siya.
gonna put some pepper. Hindi ako masyado nagpe-pepper pagka ibababad ko to overnight. Konti lang. Sa kanya ako mag-a-add ng pepper pagka I'm cooking it na talaga. So this one, you will marinate this overnight. This one is how I made it. This one now, I'm replacing it with yung nababad na overnight. So ito yon. Ito kasi bagong gawa. Gusto ko medyo nababad sa marinade. Okay, so we're going to start the process of cooking our adobo. Ito, na-marinate na to overnight. Kinuha ko na yung in-overnight namin. And I'm going to use right now my Doña Elena olive oil pomas. Okay, why pomas? Because pomas is for frying and for roasting. Okay, syempre pag nagluluto tayo, we have to use olive oil because it has its vitamins, which is the vitamin A, the E, and the K. It also helps lower the bad cholesterol. And of course, because it's pure olive oil, it brings out an extra flavor that makes anything that you cook even mas masarap. Because olive oil, meron tayong iba-ibang klase. We have pumas, like what I said, that's for roasting and for frying. And then of course, the pure, we use this for pasta. This is for the everyday cooking. I really use the oil according to what I'm cooking, and this extra virgin oil, I'm going to show you. This one's for sandwiches, salads. But normally when I have fried food, to finish it up, I just drizzle a little bit of that. Now, this is the good part. We are going to fry the garlic. Sobrang bango. I'm gonna add a little bit more of my olive oil. I will just make this brown. Hindi natin syempre susunugin. Look, look, look. So right now, I have like about a kilo of diempo there. Kung magtataka kayo, kasi alam ko yung adobo cut. Normally, when we buy it in the meat shop, di ba malaki yun? Malaki yung cut. Pero hindi ako happy sa pagpapalambot nun eh. Parang the worst is ang sarap na ng pagtimpla. Tapos, hindi naman siya malambot. So fail. So ito, pagka ganyan yung size, malambot siya. Let's just wait for it to be a little bit brown before I put the adobo. And for those na, you know, sometimes people don't buy olive oil because ang thinking nila, hindi siya mura. Akala nila it's expensive. No, it is a very good investment for your health. Kaya masarap dito. Mahangin. Hear everything. Nature. Okay, what I'm going to do now is I'm going to ita-drain ko ng konti. This way. Tatakpan ko to at hahayaan ko tong magmantika ng sarili niya. You know what? Habang ginagawa ko yan, allow me to put some, syempre, paminta ko. Pero meron din tong pamintang buo na nilagay during the marinade. So it's starting to cook. Tatakpan ko siya and I will let it sit. Tapos mamaya babalik natin yung marinade. Okay? Let's wait! Okay, we're going to check now. Siguro this was after 10 minutes. Look at that. See, oh. So the Doña Elena olive oil, na-infuse siya with yung sariling oil nung adobo. So, nagdadagdag tayo ng more pepper. Kasarapan nito is when you eat this na white rice lang. Tsaka saging. May saging ba tayo? Okay, look at this. So, kita mo, pritong, naprito na siya. Pwede ko nang ibalik yung marinade niya. I will pour it here. Ayan na, all the goodness. Iiwan ko na naman siya dyan hanggang matuyo. Tapos pag tuyo yan, tutustahin ko pa yan. Look who's with me! Here! Look, look, look! Nag-online school. It's break time. Are you hungry? A bit. Okay. Look at this! Woo! Look at that oil. Kita mo yan. And the garlic, it's perfect. You know what? Ayoko na siyang tustahin. I like it like that. Ilalagay ko na siya. Ako ay magluluto ng fried talong. Para masarap yung pritong talong kasama nung adobo at saka lalagyan ko yon ng baabuong isda. Because we are going to fry the talong. Bagay na bagay sa adobo, very white hot rice, and para sa akin, hindi ko alam kung para sa inyo, ganun din, pritong talong. Okay? So I'm going to fry some talong. Again, I'm using pomas olive oil because it is for frying. For deep frying, it is pomas
olive oil, iba. Masasarap pa yung iyong pritong talong. Okay, tikman ko muna yung adobo ha. Nagugutom na yung mga kasama ko. Oh my God, ang salap! It's calamansi. Never oh my God! Pag hindi mo na alam kung anong kakainin mo, naglalasa ka, pritong talong na manipis ang hiwa, and then, bagoong na nasa bote, yung isda. Yung iba, gusto nila super prito. Ako, gusto ko, nalalasahan ko yung ano talong. Hindi yung parang sunog yung lasa. Nakagutom na. The smell. I'm torturing the people here! Okay, so this concludes another vlog. This is the adobo in our home. My very own, not my very own, but the version of adobo in our home. So para sa sabi na natin, adobo sa calamansi. Thank you very much for joining me once again. And until our next cooking vlog here at the River Garden. Thank you, bye!